Itinulak ng security guard ang pilay na lalaking gustong pumasok sa loob ng mamahaling restaurant. Pero laking gulat talaga ng sekyo noong malaman kung sino pala talaga ang pilay na lalaki. Magandang araw sa inyo, mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Kabayaran sa Kabutihang Loob. Nakangiting pinagmamasdan ni Troy ang sariling refleksyon sa harap ng malaking salamin sa kanilang salas at sinubukan pang mag-ensayo sa mga posibleng isasagot niya sa katanungan mamaya kapag nag-apply na siya ng trabaho. Napangiti naman ang kanyang ina nang maabutan niya ito at agad ginulo ang buhok ng bintana. Manaman, ilang oras ko ding inayos tong buhok ko tapos guguluhin mo lang? Kunwaring tampu-tampuhang wika pa ni Troy. Asus, huwag mo nang ganyanin ang buhok mo anak at hindi bagay sa'yo. Mas bagay sa'yo ang natural mong buhok. Ma, syempre kailangan well-groomed ako mamaya para matanggap sa trabaho. Sigurado ka na ba dyan anak? Opo ma, kung wala po akong gagawin ay wala pong darating na pera sa atin. Tsaka matatanggap naman siguro ako kahit hanggang second year college lang ako eh. Oo naman, sino ba naman ang hindi tatanggap sa'yo e masipag at mabait kang bata. Pero paalala lang anak ha, kung sakaling makapasok ka at bigyan ka ng mas mababang posisyon, tanggapin mo. Oo naman po ma, hindi naman po ako naghahangad ng mataas na posisyon. Kahit nga po tagalinis lang sa restaurant, okay na po yun sa'kin, basta meron po. Ang hirap naman kasi dito sa bansa natin, masyadong high demand pagdating sa educational background pero kakarampot lang ang sahod. Isa na rin siguro to sa dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin tayo umuunlad eh. Sa ibang bansa nga, wala silang pinipiling edad o kasarian. Kahit nga elementarya lang ang natapos mo, kapag alam nilang kaya mong magtrabaho, tatanggapin ka nila. Malaki pa ang sahod. Wala naman tayong magagawa. Nasa Pilipinas tayo anak eh. Tiis-tiis na lang muna ha. Oo naman ma, huwag po kayong mag-alala. O sige na, kumain ka na muna doon para makaalis ka na. Sana nga makapasok ka agad sa trabaho, anak. Sana nga po, ma. Ngiting tugon naman ni Troy sa ina. Matapos kumain ay inayos muli ng binata ang sarili at nagpakawala pa ng isang malalim na buntong hininga bago umalis. Sa kabilang banda naman, kadarating lamang noon Enrico at dahil hindi makapag-park ang driver niya sa may tapat ng isang mamahaling restaurant, kaya wala siyang nagawa kundi ang bumaba na lamang at magpa siyang maglakad papunta doon. Sir, sigurado po ba kayo? Hahanap na lang po ako ng ibang pwesto na mas malapit sa restaurant. Tila nag-aalangan pang wika ng driver. Wag na, dito mo na lang ipwesto ang sasakyan. Maglalakad na lang ako papunta sa restaurant at ilang hakbang na lang naman. Ay, teka sir, hintayin niyo po ako at aalalayan ko pa po kayo. Huwag na Gerald, kaya ko na to. Hindi naman ganun kalayo eh. Pero sir, baka po mahirapan kayo. Salamat sa concern, pero kaya ko na to. Dito ka na lang at saglit lang ako sa loob. Napakamot na lamang sa kanyang ulo ang driver at hinayaan na ang pilay na amo na maglakad papunta sa restaurant. Pagdating ni Enrico sa may entrance door ng restaurant ay akma na sana siyang papasok pero agad siyang hinarangan ng gwardiya. Teka, saan ka pupunta ha? Sa loob. Pansin niyang bumaba ang tingin ng gwardiya sa kanyang suot at sa simpleng tsinelas nito kaya napatawa ito ng medyo malakas. At ano naman ang gagawin mo sa loob? Manlilimos? Maghihintay ng may tirang pagkain galing sa mga customers? Tawa pa rin ito. Ano? Hoy, kung gusto mong manlimos, wag dito ah. Naiintindihan mo ba? Umalis ka na nga dito at baka madistract pa ang mga customers at mawala ng gana kapag nakita ka. Anong pinagsasasabi mo? Hindi mo ba kilala kung sino ako? Hindi, bakit? Sino ka ba ha? Huwag mong sabihin na ikaw ang may-ari ng restaurant na to. Ako nga. Bakit? May problema?
Dahil sa sinabing iyon ni Enrico ay doon na nga napatawa ng mas malakas ang gwardya. Naiinis na siya ng mga sandaling iyon pero mas hinabaan niya lamang ang kanyang pasensya dahil ayaw niyang masira ang buong araw niya. Hindi ka lang pala kulang sa pansin, no? Kulang ka rin sa practice. Kung sakaling mag-audition ka kahit extra sa mga pelikula, hinding-hindi ka matatanggap. Masyadong mataas ang ambisyon mo. Gumising ka na. Hindi to isang panaginip. Tawa pa nitong muli. Hindi ako nagbibiro. Gusto mo bang sisantihin kita ngayon din sa trabaho mo? Nakakatakot naman ang mga banta mo. Pero ang tanong, mukha ba akong natatakot? Tsaka hindi rin ako nagbibiro. Umalis ka na dito dahil nagsisitinginan ng ibang tao dito. Nakakawala ka ng postura eh. Ngunit imbes na makinig ay taas noo pa rin tumayo si Enrico at sinubukan pang buksan muli ang pintuan dahilan upang mas magalit ang gwardya at itulak niya ito. Natumba ang kawawang pilay at iyon ang senaryong naabutan at nakita ni Troy na nooy papunta na rin sa gawin nila. Patakbo niyang tinungo ang natumbang pilay at tinulungan ito sa pagtayo. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong niya agad kay Enrico. Oo, maraming salamat. Sir Guard, huwag niyo naman po sanang gawin iyon. Kita niyo na PWD yung tao eh. Imbis na alalayan niyo palabas, tinulak mo pa. Baling niya sa gwardya. Eh, ang kulit-kulit eh. Kanina ko pa yan pinapakiusapan na umalis na. Pero nagmamatigas, sabihin ba naman na siya daw ang may-ari ng restaurant na to? Kahit na po, Sir Guard, wala na po ba siyang karapatang makapasok? Pwera na lang po siguro kung inutos mismo ng may-ari na huwag makapasok ang PWD sa restaurant na to. Inutos po ba yun ng may-ari, sir? Saglit pang hindi nakaimik ang gwardya hanggang sa kuwain na nga ni Enrico ang kanyang ID sa maliit nitong bag at ipinakita sa kanila. Hindi ko talaga iniutos dahil ang may-ari ng restaurant na to ay ako mismo. Ako si Enrico E. Rivera. Basahin mong mabuti ang pangalan ko para malinawan ka. Baling nito sa gwardya. Dooy kitang-kita ang dilat na dilat na mga mata ng gwardya na ang lalaking kaharap niya ang siyang may-ari nga ng restaurant. Maski si Troy ay nakita din iyon kaya ganoon na nga ang kanyang gulat. Tila nakuha naman ng manager sa loob ang eksena sa labas kaya lumabas na rin ito at gulat na gulat pa sa nasaksihan. Oh my God! Sir Enrico? Ano pang nangyari? Guard! Pakialalayan si Sir sa loob! No! Hindi ko hahayaang dumampi ang kamay niyan sa akin. Don't you dare touch me! Sabay tingin sa gwardya na nooy nakayuko na dahil sa sobrang hiya. Si Troy na ang umalalay kay Enrico sa loob at dooy pinainom naman siya agad ng tubig ng manager. Sorry sir, late ko na pong nabasa ang message mo na pupunta pala kayo dito. Ano po bang nangyari sir? Sinabi kasi ng isa sa mga waiter natin na may kasagutan daw ang guard sa labas, kaya lumabas na agad ako. Hindi ko naman alam na ikaw pala yun. It's okay, but I want you to fire him. I understand po sir, sorry din po sa ipinakita niyang asal kanina. Hindi ganyan ang gwardyang sumalubong sa akin 4 months ago. Nasaan na siya? Nagkasakit po sir, kaya kailangan niyang umalis. Bagong guard po natin yan. Next time, huwag kayong basta-bastang kukuha ng empleyadong masama o ugali at mapagmataas ha. Ayoko ng empleyadong mapanghusga. Opo sir, gagawin ko po yun. Sige na, do your job and please tell the cook na ipagluto tong kasama ko ng pinakamasarap nating pagkain dito. Ay naku, huwag na po sir, nakakahiya naman po. Tsaka nandito po talaga ako para mag-apply sana ng trabaho. Kahit tagalinis lang po sir, okay na po sa akin yun. Sagot naman ni Troy. Ah, so you're looking for a job? Yes po sir, at dito po talaga ang punta ko. May mga dala po akong papeles dito. May resume din po ako dito. No need for that, iho, dahil ngayon pa lang, tinatanggap na kita. Bukas ay pwede ka nang magsimula bilang isang waiter. Manager Kim? Yes po, sir. Magsisimula na bukas si... Troy po, sir. Troy Angeles po. Magsisimula na bukas si Troy bilang bagong waiter. But before that, mag-set ka muna ng schedule for orientation. Yes po, Sir Enrico.
Naku, maraming salamat po, Sir. Kailangan na kailangan ko po talagang trabahong to eh. Masayang wika pa ni Troy. Naku, deserve mo yan. Mabuti ang puso mo. Pwede ka nang magsimula bukas. Balik ka na lang dito. Dahil dooy walang mapagsidlan sa sayang na darama ng binata. Marahil tila nabigla man siya sa mga nangyari noong araw na iyon, pero isa lamang ang kanyang natutunan. Na huwag maging mapanghusga sa pisikal na anyo ng isang tao. Dahil hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang totoong katayuan nila sa buhay. Masaya rin ang binata dahil noon pa man ay araw-araw nang ipinaaalala ng kanyang ina na huwag maging mapagmataas at panatilihing nakaapak ang mga paa sa lupa, bagay na lagi niya namang ginagawa. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Kabayaran sa Kabutihang Loob.